Good afternoon po. So, ready na po ako na mag-open ng ating mga computer. Ang problema ko po ngayon, nung chinek ko yung mga outlet, may mga hindi palang gumagana na power outlet, the electrical outlet dito. Tingnan natin. Ayan po. So, base sa pag-check ko kanina, nagsaksak na ako dito, dapat patay yung mga line na nandito sa ilalim. Ito. So, wala siyang power supply. So, kahit na anong gawin ko kanina, itong line na to, patay siya. So, hindi siya gumagana. Pero yung mga nandito sa kabila, tulad nyan, ito, yung mga nandyan saksakan dyan, yung mga power electrical outlet dyan, lahat dyan, gumagana naman. Ayan, tsaka yung nandito. Ayan, yung mga yan, gumagana sila. Nagkataon lang na itong nag-iisang linya na to, dito sa gitna, o sa pangalawa, hindi gumagana, kaya hindi ko pumasimulan yung ating pag-open ng mga computer. So ngayon, tatry ko na i-check ngayon, baka merong isang putol na linya dito. Kasi ito, gumagana siya. Pagdating doon, wala na siyang, wala ng kuryente, wala ng supply. So, check natin ngayon. So, gagamit tayo ng tester. So, ilalagay natin yung tester sa 2ACB, so alternating current. So, check natin siya ngayon kung meron siyang kuryente. So, upon checking, ayan, nakikita ba? Ayan, so, meron naman siyang kuryente. Meaning, may line ito, parang karon. Tignan natin kung dito ay may kuryente o wala. Okay, so check natin ito ngayon. Kung may kuryente dito, ibig sabihin may kuryente siya. So yan ay papunta doon. So baka doon ay walang line. Che-check natin kuryente. O paalala sa mga bata na nanonood, huwag itong gagayahin dahil kuryente ito, hindi dapat ginagawang biro. Delikado ito, lalo na sa mga hindi nakakaintindi. So ako medyo naintindihan ko ng konti yung gagawin ko, kaya pinakialaman ko na siyang gawin. So, huwag niyong gagayahin itong mga bata. Okay, so let's go back. So, kanina, upon checking, gumalaw naman siya. Ibig sabihin, meron siyang supply dito. So, check natin ngayon dito kung may supply siya o wala. So, set ko muna. Yan. So, ibig sabihin, possible na putol yung linya na galing dito sa kabila. Okay. Putol siya. So, ang gagawin ko, titingnan ko baka hindi nakasaksak mabuti dun sa kabila doon. Tignan natin. Natin. So yung isang saksakan doon ay hindi nakakonek. Kaya ibig sabihin, wala talaga siyang kuryente. Okay. So yun yun, yung line na yun, putol. So kakabit natin siya rito. Sa kabila na to. Ayan pala. So, tatry natin siyang ilagay doon sa isang saksakan. Ngayon. Okay. Baba ko muna yung ating fuse box. Okay. Nagkabit na natin. So, yun lang pala. Testingin natin ngayon kung may kuryente na.
Yun. Meron na siyang orient. Meron na rin. Pero napakataas ng voltage rito. 250 volts. Meron na rin. So, okay. Meron na silang lahat. So, try natin ngayon magsaksak. Try natin magsaksak ngayon ng ating AVR. Yun. So, meron akong regulator. So, dapat talaga nakasaksak sa regulator yung aking mga computer. Okay. So, ibabalik natin ngayon yung ating mga binaklas. Bababa ko muna yung fuse. Yung circuit breaker. So, pwede na tayo magsimula sa ating software. Ito, 150 pala yung voltage dito. So, kung walang ganito, hindi magiging regulated yung ating kuryente. Kaya dapat masyado na over voltage naman na siya. So, pwede na tayo mag-start. So, kung makikita natin, ayos, may kuryente na. Kaya lang, wala pa. So, getting IP pa lang din sila. So, i-active ko kayo. Pag nag-start na ako, na mag-open ng ating mga computer. Bye-bye!